Magandang araw mga kaibigan. Good news po. Dalawang good news itong ibalita ko sa inyo. Una, ang Supreme Court nag-issue na ng temporary restraining order para mapigilan ang pag-transfer ng remaining PhilHealth funds papunta sa National Treasury. Ito dahil sa mga petisyon ng iba't ibang grupo. Okay, panoorin natin itong pahayag ng spokesperson ng Supreme Court. 24 acted on the following matters. The court consolidated the petition filed by One Sambayan Coalition et al. With the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Mary Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All three petitions challenged the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. In the case of Juan Sambayan, the court required respondents to file their comments on the petition and application for TRO and or writ of preliminary injunction within the non-extendable period of 10 days from notice. The court further required the Office of the Clerk of Court en banc to personally serve the court's resolutions on the respondents, which shall likewise personally file and serve their comments. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court. So yun na, temporary restraining order. Wala na, talunan na itong administrasyong ito. Mayroon pang remaining 29.9 billion na hindi pa na-transfer na pundo papunta sa National Treasury. Kaya yun na ang pinigil ng Korte Suprema. Okay, so yung 60 billion na na-transfer na, may pag-asa pa. Ito yung another good news. Dahil another petition or motion ng mga manggagawa, Federation of Free Workers sa buong Pilipinas, pinakinggan na rin na nagdesisyon ng Supreme Court na mag-intervene. Makikialam na. Okay, so may vlog na ako tungkol nito. Nauna, i-review ko lang para mapanood ng mga hindi pa nakapanood. So, salamat sa Supreme Court, pinakinggan niya ang hinaing ng taong bayan at pinatigil itong hindi magandang ginawa ng administrasyon na ito. Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news po ang pag-usapan natin ngayon. Ang Supreme Court may magandang aksyon na ginawa pabor sa taong bayan. At ito, it's an indication na masupalpal, mabutata ang administrasyon ngayon. Ito po sa headlines ng Daily Tribune. Ang balita title is ganito, Supreme Court grants workers group motion to intervene in PhilHealth fund transfer case. Ito na po. Matagal na pong hinihintay ito ng taong bayan na ang Supreme Court yung direct na mag-intervene, makikialam na. Kasi marami nang naunang petisyon o reklamo ng mga iba't ibang sektor ng society against dito sa PhilHealth transfer, PhilHealth fund transfer nito. Ngayon lang nagdesisyon ang Supreme Court ng it's a very significant step towards the protection of workers' rights, yung sustainability ng public healthcare. Okay, so mayroong sa dami na ng petition, ano? Mayroong isang workers group o grupo ng mga manggagawa na talagang maganda ang desisyon ng Supreme Court. Ito pong Federation of Free Workers at saka nagkaisa Labor Coalition. They were represented by Attorney Sunny Matula. So nag-file ng motion na makikialam sana ang Supreme Court para
matigil itong desisyon na ito ng Marcos administration. At ito na nga, meron ng Supreme Court resolution dated October 8 natanggap ng mga petitioners noong October 22. Kaya ito, nalaman na natin na ano, approve o granted yung motion ng mga petitioners, itong mga workers, na makikialam na, direct na makikialam ang Supreme Court. Kasi yung mga naunang petition, ang dami na yan, mga pinakaunang nag-petition yan, sina Senator Bongo, Senator Pimentel, yung Bayan Muna, Makabayan Black, ang dami na. Siguro, baka malapit ng 10 petition o motion, kaso na naisampa sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue na ito. Nakakatuwa naman, at itong motion or petition ng Federation of Free Workers and Nagkaisa Labor Coalition, finally na napakinggan ng Supreme Court na direct makikialam. Kasi yung mga unang petition, ano pa, nag-schedule pa ng Supreme Court ng oral arguments ngayon pang January of 2025. Ano pa lang, oral arguments, ano lang, palitan ng opinion, papakinggan ng Supreme Court. Nakita, pag oral arguments pa lang, wala na, mauubos na ang pundo ng PhilHealth. Kasi as of now, 60 billion na ang naitransfer na pundo So by January, baka ubos na. Ang last transfer na transfer is March next year. Itra-transfer na yung remaining 29.9 billion. Yung 60 billion na i-transfer na. Baka nga nagastos na eh. So, dahil sa urgency ng sitwasyon na ito, ayun, kaliwat kanan ang mga nagpetisyon, pati nga si former Supreme Court Justice Carpio, yung grupo niya, yung unang sambayan, PMA, ano, UP Law Class of 1975, nagpetisyon na i-stop, ibalik, pinababalik ng mga petitioners yung pundo, yung 60 billion, ibabalik, yan ang petisyon. Itong iba naman, i-stop. So again, this is a very good news dahil makikialam na, mag-intervene. Ibig sabihin, hindi na lang oral arguments. I don't know kung anong ibig sabihin nila. Basta, marami ang natutuwa. Sabi nila, this is a very significant step forward in the ongoing efforts to protect public healthcare funds. Itong action na ito ng Supreme Court, yung mag-intervene na talaga, it will ensure accountability and transparency in handling public funds. Okay? So, congratulations dito sa Federation of Free Workers and Nagkaisa Labor Coalition, represented by Attorney Sunny Matula. Sa wakas, aaksyonan na ng Supreme Court. Ano sa tingin nyo? Ano kaya ang... Ako, malaking tiwala ko sa fairness, yung independence ng Supreme Court. Kung ano ang naayon sa batas, kung ano ang nakakabuti, yun ang lalabas. Yan ang tingin ko sa Supreme Court. Hindi nai-influensya, lalo na ito. Kasi millions of Filipinos, yung kalusugan nila ang nakataya, and I believe sa dami na ng petisyon, aabot na ng 10 petisyon siguro ito, iba't ibang grupo,
Eh, I believe ang Supreme Court nakita niya na yung severity of the problem. At salamat naman at sana mabilisan na desisyon ito. At basta ang hiling ng karamihan ng mga petitioner is i-declare. Itong motion ng workers group na ito is ano, they argue such move. Sabi nila, oh, ito, yung petition nila is it raises the legality and constitutionality of the fund transfer. Labag sa konstitusyon. It's illegal. Tapos, yung petition na ito, it emphasizes its potential to severely undermine the financial integrity of federal funds. Kasi pinapakialaman na ng national government. So, anong mangyari sa financial integrity, stability ng pundong ito? So, sabi ng mga petitioners, yung move ng administrasyong ito, yung pag-transfer ng pondo is, it threatens the ability of PhilHealth to provide essential healthcare services to millions of Filipino workers and their families. And I believe lahat tayo apektado dito dahil kahit ako, member din ako ng PhilHealth. Although mas may kakayahan kami na magbayad sa aming hospital bills, kaya lang mas maganda kung ang PhilHealth is talagang ano ba ito, magserbisyo ng totoo. At bakit kasi hindi nga savings yun eh. Ang pagkakaintindi kasi ng administrasyong ito, savings. Paano magkaka-savings? Ang PhilHealth na ang daming unpaid claims. Yung reklamo nga ng Philippine Private Hospital Association of the Philippines, meron pang 6 billion na utang ng PhilHealth sa mga private hospitals na hanggang ngayon hindi pa nababayaran. Eh paano magkaka-savings? Utang yun, panahon pa ng pandemic. Na i-serve na ng mga private hospitals yung healthcare, hindi pa nababayaran. Oh, paano nagkaroon ng savings? Yun ang tanong dyan. Kaya ito na po yung isa sa pinaka one of the most unpopular move ng administrasyong ito. Yung pinakialaman nila ang 90 billion na pondo ng PhilHealth. So, salamat naman sa Supreme Court. At ito, again, good news. Pati nga si Senator Bongo natutuwa itong indikasyon na ito na pakikialaman na ng Supreme Court yung issue at hindi nahihintayin yung January 2025 pa na oral arguments. Sana ang manaig ang kapakanan ng nakakarami, hindi yung, I don't know kung sinong makikinabang sa 90 billion pondo na ito na ibinalik. Pupundohan yung mga unprogram projects ng mga mambabatas atay. So, salamat sa Supreme Court.